Magandang araw, mga kalingap. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back po sa Ming Munting Channel. Ako si Mick. Ako naman si Agnes. At kami, kami po ang Mick Agnes Vlog. Mga kalingap, magandang hapon. Pupunta kami ngayon sa, ano, babalikan namin yung si Dudong Sastre. Si nakakaawa nga yung tao. Dapat ma-follow up. So yun ang pupunta namin ngayon ni Kuya Box, mga kalingap. Maraming salamat po. Ito yung mga bata, oh. Ito yung guide ni Kuya Brooks. Talagang lapitin na mga bata. Idol na idol na si Kuya Brooks. Gusto si Dodo? Yang hapon. Tunong, kumusta? Marami din. Kanina nga, sabi ko, parang nawalang lakas ng tuhod. Nakabilak ko, siguro ang pagod. Masyadong pagod kasi may blood ka rin, di ba? Hindi naman talaga pwede sa atin na nagpagod pa tayo ng gusto. Kasi dumana tayo sa med stock eh. Kung tingin mo na lang yan, dapat ingat talaga. Sabagay, kaya lang kung ano, maglalabada ka. Kaya. Ayan, mga nalilinda, meron po kami dalang para sa inyo ulit. Nagpag ko sa pagkain ng dalawa. Ano yan? Ay, talaga lang. Marang kaya yan. Mga nalilinda na lang. Ito na ba? Pati ato na kaya. Oh, mag-aaral. Mamaya na yan. Sa ano yung... Dapat din alam, binili mo lahat, tinapay. Binili mo pa lang, tinapay pa lang. Oo, ang dami nyo. At 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dosinang bata. Lapitin talaga si Kuya Brooks. Pitin ng mga bata, makidos, ang dami. Nagkataon na lang dyan kayo, ano? Oo, inaabangan siguro si Kuya Brooks talaga. Ano siya? Ay, mabuti ko? Ay, di siguro. Kita pa namin. Ha? Saan? Kailan? Sa labas. Ah. Takbuhan na sila. Pagkakita kay Kuya Brooks. Nagunahan. Ayan, oh. Ah. Oh, magagawa pa tip sa kanila. Ah, daming kids. Oh, sige, hugas. Hugas muna ng mga kamay. Mga babies, mga kids. Hugas kayo ng kamay. Oh, ito lang.
Kumusta man Tatay Dudong? Silang? Tatay Dudong. Kami ay nadalo ulit sa inyo. Oo. Basta. Pwede ka mo dinig. Puro ka doon. Siyempre. Meron kaming dala. Ayan, oh. Para may dala kami doon. Dalawang mag-asawa. Ayan, pakita mo raw. May dala kami. Yan, ibigay mo kay ito, ito, nanay. Ito, ito. Ang dala kami. Oh. Doon si nanay. Nay, dito ka, nay. Diyan. Ibigay mo ito sa kanya. Oh, bigyan na. Yung bang kami din lang nakaraang 5 kilo ubos na pa. Hindi pa. Hindi pa. Mabuti naman. Nay, ito yung dagdag na kagaya rin nung dati, ganyan yung laman. Oh. Yung mga noodles, ganyan. 6 cans. Sardinas, tapos kape, asukna. Asukan meron. Tapos itong 5 kilong bigas. Ang dagdag. Ganyan sa amin. Nakaiyak na. Hindi na magalaw. Namamay. Dati na ito. PT, physical therapy. Kasi dito yung baba natin. Dito yung sa kilikili. Yung, ano, yung ugat. Yung ugat niya dito sa may kilikili. Ganun talaga pag stroke. Tapos yung dito naman, yung hindi magagalaw yung paa mo. Dito yung sa singit. Yan i-routine sa PT. Kaya gusto niya talaga. Tinuturo niya sa akin. Dito. Tapos, pag ano sana, kung may gamot pa si Kuya Brooks, pagkatapos si Lotte, pwede niya i-take yun. Kita ko na yung nahanap. Sa Davao pala ako makabili nun. Sa Davao? Oo, sa Davao. Sa Tuiho. Tuiho. Sa Chinese para gagalaw talaga yung ano niya. Hindi mo kita nito. Kaya mo makatingin ka ng inhawa. Ito yung bakit. Yung alim nila mo, anong nyari? Oo, oh, wala kagad yung arthritis ko. Talagang okay. Talagang okay. Kinabukasan na nga. Biro mo. O, nung gabi, nung gabi na. O, wala na. Maapak ko na. Pero nung time na ano, nagbili ako ng allopurinol at saka ano mo? Diclofenac. Tagal. Tagal sa nung ilom na anim. Ininom ko ng anim. Talagang pwede ko sabihin nung hapon inom kita, hindi pa masyado. Wala pa masyado. Day, ano yun eh. Wala pa masyado. Tatlong oras ako yan. Ilang oras ba kupig mahapit? Ang apat yata. So, nawala kayo sa arthritis mo? Nawala. Ilom mo kita ng ano? Ng anim din. Apat lang. O sige ha. Sabagay, wala naman yung overdose. Diba, wala kami napansin, di ba? Wala naman naman eh. Maganda lang eh. Yung barado mong gut, yung mga plug mong dugo. Kailang, isa ba sila makatigil? Then, mukha. Nasa Davao pala. Galing kamay mo. Galing kamay mo. Inay lang mo eh. Yan, apat. Pwede mo kay Dudong eh. Wala namang ano yan. Tubig, may tubig si Dudong. Nagkataon lang na yan. Ah, babangon si Dudong. Panawat na. Yan, sige, bukas ulit sa kanya, ha? Meron pa, oh. Kaya naman, dalawang araw sa matatapit siya ng ginawa. Para pagbalik niya sakali man, ganyan talaga doon, oh, sikat lang, itaga, para makarecover. Dalawa. Napa, yun pa, may dalawa pa. Hindi pa nalilo. Meron kamaramdaman yan bukas. Kahit mamayang ating gabi.
Meron ako silang kapitbahay namin. At iniakap lang. Pinukin na talaga. Masok sa tiyan. Sa kalihan. At iniakap lang yung sigurado. Oo, yung maubat ka doon. Yan, nasipat. Kiti talaga. Inom ba? Yung isang buwan. Oo. Tuloy-tuloy. Ito yan, pinatikin ko ng kung ano yung maging hawa. Yung maging hawa. Priority to yung bang nag-duty din na niya sa taga-Iwo yan na nasa nag-duty dyan sa ano sa DSWD office araw-araw nandyan Monday to Friday. Oh, Monday to Friday tapos sabihin mo natin na punta dito kaya kahit ako nang ano sa kanya para puntaan talaga nito sa pwede kong samahan niya pwede natin samahan wala samahan mo yun eh. labindalawang taon siya nakalatag. Nakaratay na si Ibro dahil sa akin. Ang 10 taon siya nakaganyan, tapos yung 2 taon nakalakad-lakad. Nakadarap siya noon. Tapos inatake uli. Yung 2 taon yan, nakalakad-lakad siya. Tapos tinamaan siya, ito na yun, tuloy na. Nang busik. Ano, isang taon siya naka-UGT? Tanong ko lang. Nung pangalawang tinamaan siya. UGT. Nakalimutan yung bagong nalamot? O kaya pakainom sa tinamaan ka? Wala ako dito eh. Wala siya maintenance na noon? Wala siya maintenance na? Meron. Lusartan? Yung anak ko lang dito kasi nagpasok man sa AC. Kaya ako nagbabaw sa Pulumalok. Uwian ko every 15 days lang. Uwian ko yung tapar ng rescue dati sa Manila. Doon ako nagtrabaho. Tinagaan ko nung matagal kami magkita. Pero lang meron talaga matustos naman sa pag-awal ng anak ko. Tapos, yun, tinawagan na lang nila ako na pinatake. Hindi niya alam na pinakain siya ng marang. Yung marang. Kumain din siya ng halos, naubos daw niya. Malakas ba yun? Malakas ba? Marang? Hindi kasi alam ng anak ko. Ang alam ng anak ko, durian lang. Yung marang nawal din pala? Marang din pala, sabi ni Dr. Dilingay. Yung basta malakas daw yung ang amoy. Yung daw makakagaya ng nasa. Bawal yan sa kanila ng ganyan. Ganyan ba ba? Oo. Ingat ka dyan pala. Dyan siya sa nang ano sa marang. Mamaya, bili akong doon lang. Tawa si Dodo. Asan ang anak mo? Anak ko nasa Dabo. Sa pamilya niya. May pamilya. May pamilya pa rin niya. Yun niya. Pamilya siya. Yun talaga yung anak niya. Ay, nakibutin lang kasi miss na miss. Ilang buwan ako ng Dalaga. Mahirap ba na mayroon kang alam mo siya, mayroon. Mahirap ka ba? Mahirap ba na mayroon mo nilalaban sa haba ng panahon o nanay ka na rin? Yung may kahirapan na, sa... Sanay na lang ako dahil kasi ang ano ko lang, naghanap buhay ako. Niwanan ko lang siya dito. Yung TV naman namin, nagkataon na sira. Iniwanan ko lang siya katapos ng kain ng tanghalian para sigurado na hindi malipasan. Yun ang ginagawa ko. Kaya ako ng mga alas 5. Yun. Ang nahirapan ko lang, nabaon ako ng utang. Yun, nagkasakit ako. Kaya hindi rin pwede na, halimbawa, kung maayos yung TV niyo, hindi rin pwede na matagalan yung tingin niya kasi ma-stress din. Siguro, talaga yung radyo na lang. Hindi na namin gusto na pinaayos. Radyo na lang siya ng kasinig. Tapos dapat nakailibit palagi yung ulo niya.
Hindi naman sa mahirap iwanan. Hindi naman. Hindi naman. Saka hindi naman siya yung isang sakit niya. Paano kung umiti naman? Paano kung mag-ano siya, mag-ingil? Alam mo siya, ang problema talaga namin. Ingil yun, inano lang. Yung pampas niya. Inano ko lang para hindi siya, ano, yun lang, mga t-shirt na puti na hindi naman magamit. Pampas. Pampas nang ay, hindi siya makakabangon para mag-ingil. Hindi siya makabangon, saka magtaamot. Parang bata na kung dumili. Kasi naranasan ko na dinungat ko siya na ano, pag magligo ka ngayon na wala nang anak ko, isang pag-visit ng isang linggo, nagpatulong pa ako sa wheelchair. Kaya nga yung dumating kayo sa basa dito, dito ko magigo. Pero sinisikap niya sarili niya na gumagalaw siya, nakakayos siya. Kaya lang. Ay, tarotol. Anong? Di ba dong dati ka mga ano dong, ex-drafty? No? Nag-training din ito ng sundalo hanggang drafty na siya, hindi siya na Indies. Kaya malakas ang fighting spirit nito. Sa tingin ko nga, baka nga mga recover pag na-PT ito. Ano kaya? Dalo mo kaya ngayon? Wala, hindi pa ang labas. Mamaya, sa gabi, bagay ko tayo ng pera. Mamaya nga po, tandaan ko lang ko, sabi ko. Okay, balik tayo mamaya. Pag pumayag si Reyna, i-schedule niya. Hindi, mamaya, ano na naman? Pwede. Siguro, makabalik tayo dito. Medyo, hindi nga. Sa matulog sa sabi ko sa yung PT. Kasi nga yung sabi nga yung sabi ko na misis ni Dudong Lambino ni Nilo eh ano yung gulay talaga pagka-attack niya isang attack lang yung gulay kagad pero na nadali kasi ano naagapan ka agad kasi pinapiti ka agad sa amin sa hilip lang wala. Tapos yung napunta dito yung may-ari ng Gagosa, yung nag-shop. Yun ang lagano na bayad yun na ng titi. Alam ko kung na bakit nahinto lang yun. Tapos yung sikuan pala yun dito sa isang buke. Hindi ko alam. Kaya ganun pala yun, pag meron ka ng unang-unang stock na mal stock, ingat ka pala sa pagkain. Ingat ka pala. Kaya kala mo, okay lang, wala lang, tapos yun na nga, kumain na siya ng marang, ano? Bawal ka lang marang. Ako nga, anong inatake ako, biro, tapos ano na. Pero hindi pa masyadong recover. Eh, yung sumunod na atake ko, ibang sitwasyon. Nakaduyan ako, biglang nagbaba yung lubid, ganyan ba? Eh, inatake ako ulit. Sa gulat eh. Nagulat ako yung... Yun nga, babatay mo yung mga ganyan. Bigla ko na mag... Hindi mo... Atake na pala yun. Atake. Nanginginig na ako. Ako nga yung pumunta ko sa kapatid ng pag-BP. Ako
Ganyan-ganyan ano papunta dyan. Hawak ako ng hawak sa mga. Ingat lang din ate. Meron ka bang kapatid dito sa barangay Bagumbayan? Mas na mas sa si edad mo nito. Ay, sa si edad mo. Mas matanda tayo o mas matanda tayo? Mas matanda. Dalawa kong kapatid dito. Mas bata ka sa akin. Ito yung bago sa akin. Babae ay yung mas matanda. Kamusta naman ang buhay nila? Crossin man yung tinitingnan ko mga hotdog. Oh, yung kapital lang kasi. Kailan yung kapital na? Sinahango ko lang ba? Tapos, minsan, mutang, matagal din yung bayan kayo magkaroon din ako. So, yun ang gusto mo? Yun ang talaga yung pinipriya. Para... Ikaw ang magluluto, no? Ayong yung din ang gusin lang. Hindi ko lang. Tapos, 1 week ko. Mayaran. Tapos meron ang itak, ikitahin na naman. Yung talagang white ko. Yung paano? Noong isang araw ba may nagpapot ito? Pinano ko yun? Tapos naglabada ako. Naglabada ako kahapon. Hindi sinabi na may isda. Binlagay lang dyan sa misa. Tapos nandiyan pa nga yung pinaksay ko lang pa sa mga ano. Kasi pag yung pinumagahan ko, nagalitan ko pa yung pusa. Yung nasayang yung isda. Pinayaran ko yun. Yung pusa. Kasi yung may dugo sa ano. Sa hindi sinabi na isda. Sino yung bata? Pinabulok na yun. Bulok na. Pero hindi na. Pinaksay ko pa rin para sa pusa. Bata na lalaki? Anong dala? Ano? Nasayang. Sinabi yan ko na. Yung tusan ni ano yun. Yung natapos. Parang wala sa sarili niya yung tusan ni. Yung lalim na yun. Umaga ko na pag bukas ko, ba't may dugo? May gulam kayo. Gasan ko na lang, ayos, nakilagay pa ng asin, pinaksin ko para sa pwede. Muli natanong. So, akala ko, sabi ko, baka ano to, sa ano, ulam nyo yun. Ano lang aswa. Diyan ako nakarang araw. Takod ba? Takod. Diyan ako nakarang araw, umila ko. Ah, naglabada ako. Yung time na yun na ano, naglaba ako kahapon. Ano yung labada sa inyo o nagpapalaba? Nagpapalaba. Minsan, gano'n na po na. Tanggal ba yung pagkakit ko na gusto niya yung maglaba, oh. Gusto maglaba? Para... Pero hindi na makabangon si Dodong. Hindi na siya makaupo. Sa tingin ko, magkakarikado rin siya. Dodong, makiki lang ito. Pero malinis siya. Talagang nalagaan mo siya. Nalagaan mo talaga. Minsan nga. Wala pang cellphone, no? Anong hiling mo?
kay pare pa pare tao dyan. Anong hili mo sa paring meet mo na pagbalik niya? Baka rin ako makapunta naman. So, gusto mo na ano, na baril. Ayaw niya. Wala na, wala na sa solisyo. Hindi kasi pagka nakarikubal ka, doon ka ulit sa pinapasukan mo para kasi nabimiss mo yung ano ito. Bulab! Pero yung kanin mo, kasi ganun mo daw. Malakas. Ito na talaga. Ganun lang talaga. Kasi wala na, hindi na yung... Ito dapat talaga pinipisit mo sila ito. Tapos painitan kuti, ganyan. Kasi nagnanam yan eh. Di ba dong? Nangangalay no? Pag ano, yung kabila no? Nangangalay. Yung kain niya, limitado rin kasi masama yung lahat. Ang kanyang... Gano, talagang minsan naglagyan mo na yung kalukamba yung lugar para pag walang ulam, at least may asin. Kasi may kalamunggay. Ah! Yung ano, yung noodles na may kalamunggay, masarap din yun. Yung kayo naghatid kayo, magkataon talaga nilagyan ko ng... Udong, gusto mo yung udong? Yan yung favorito. Ay, udong na lang pala. Imbis na noodles. Gusto mo ng udong? Udong? O kasi malapit sa dudong eh. Ano yung ginagawa nyo rito? Patay. Patay mo ang dami nila, oh. Naubos na. Anay sulod na nun. Napay sulod. Ice. Hindi ka ice na lang. Ito, Jill. Anak ito ni Trisita Jill. Anak ni Berhilio Magdayaw. Ay, sarap. Sarap pa na palengke. Sarap ka palengke. What? Juan si Anne-Marie, yung sister ko. Ang kapatid niya? Kapatid kayo. Kilala. Matanda siya. Kasi kasama kami noon sa first grade. Palagi si Leo ang nagabisita kay Dudu. Pahit lang. Si Dudong ay 60 to 70. Gamot? Pinamilila? Meron pa. Compact na lang. Yes. Ano po masasabi nyo? Nanay Linda, no? Sa aming tulong sa nagpadala po sa amin. Sa aming mga katulungan po. Ano po masasabi? Maraming salamat. Walang nang thank you to sa inyo lahat, mga sponsor, kung sino man kayo, si Lord nang bala, ano sa inyo, magbalos na yung mag-respond sa mga tulong ninyo lahat. Maski sino sa amin, nalangan ng tulong, salamat talaga. Salamat na salamat sa inyo. Sana wala kayong sawa na magtulong sa mga mahirap.
kagaya namin. At sana ano, yung meron akong wish. Oo. Kuya Brooks, may wish daw si Nanay Linda. Sana, gusto lang na sana matulungan ninyo ako na magkaroon ng sarili talaga. Kapitan. Yun lang, maski maliit lang. Umpisa pa, hindi ako mag-ano, manghang lang, mga angkat lang. Yung maliit na kapital, magkano yun? Maliit na kapital talaga na ano ko, na chance ako 10,000 na ano ko kadahin, kailangan bang, yung nilakuan ko kasi na lugar, yung maglato ako ng araw na ito, work ganito, inaano ko, kailangan ko talaga para pag... Kaya mo bang maglakunay? Kaya pa lang ako maglaki ka. Kasi, na, ano, tinatansa ko lang na maga, kahit masyado mahinig. Sabi nyo, niyala po, dito lang din, barangay Bagong Bayan? Barangay Bagong po doon. Doon ako doon sa may San Juan. Ano yung mga suki mo yun? Mga suki ko na talaga. Saan naman ano yun? Balasino. Balasino. Sakay naman ako doon kapuntan. Mag-start ako. Iwanan ko lang yung iba kong mga ano doon sa kilala ko. Tapos yung kabalik-balik yung ubus lang. Yun ang ginagawa ko. Nagkaroon man ako ng kapital. Ano, kaya lang. May nagkasakit ako. Tapos pinapautang mo pa. At least okay lang sa akin kayo, makabayad naman din. Yung 1 week, magsingil ako ng linggo. Linggo talaga yung singil ko ako magsimba. Tapos yung singil ko kinabukasan, ano ko din, lakot ko naman din. Nagbabayad rin yung mga nagkakautang sa akin. Pinipili ko naman din. Kasi mahirap yung ano, papautang ka doon sa matigas magbayad. Kaya, kasi ang ano mo dyan, ito, sariso, pautang, unang-unang mong approach sa kanila. Pangalawa mong approach, o ito, sariso, magbayad muna kayo sa utang nyo. So, ang kanyang wish na pero sa lang po muna. Ano po kayo? Aming mga challenge na kayo na nawa na may tumulong sa iyo. Ano kami sa aming mga channel na iba pa may ano, may mabubuting puso na tumulong. At mga sponsor na mayroong puso na tumutulong gaya sa akin na nailangan talaga ako ng puhunan na hindi ako maghina, ako mag-worried na mag-utang kasi ako doon sa 5-6. May tubo pa yun. Tubo pa tapos ibang hindi mo sigurado makasingil ka ng kuan ng tayang naman ako. Tapos yung tubo ng inutang. Kailangan ko talaga yung tulong nyo, pang kapital. Mas utangin ko, tapos unti-unti ko na ibalik sa ilahan. Pwede na. Sa amin na lang yung tubo, sa amin na lang ibalik. Ibig na 5-6, 5-8 na po. Wala nang talagang waste ko niya. Kinalang sa amin na ano. Pwede. Please, may pangarawaran na kayong income, ganyan. Sana po, ano, meron. Sana po, mayroon ng buhuting puso. Iba natin na gusto niya tumulong sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa inyo. Yung mga nakakaluwag talaga, sana mapanood nila. Yung 10,000 na yan, yung pinakamaganda pasimula. Pasimula doon sa gusto mo. Tinta ulit sa dati mong ginagawa, sa dati mong trabaho na kumikita ka sa iyo ng mga porsen, ano pa, ano pa, maliban pa doon, mga isda na sariwa. Hindi sa sariwa. Ano sa isda, doon lang sa isda. Mga porsen, manok, gano'n. Kung mayroong karning baboy, yung kano, matapatong ako ng, matapatong naman din ako ng 50 pesos. Sa ano. 20-30 Kasi affordable naman. Pero sa 20, patok ko ng 20 pag i-cas nila. Utang 1 week to 2 weeks. Katulong na sa inyo. No? Tapos? Tulong niya sa akin. Parang tulong na rin din niya sa asawa ko dahil nakaratay siya. Banggitin mo yun para alam nila na meron kang na, partner na nakaratay nga. Nasa 12 taon na po siya. Kailangan mo ng suporta. No?
kailangan ko talaga ang suporta dahil labing dalawang taon na yung asawa ko nakaratay. Isa lang anak ko, may pamilya din siya, mahirap din. Kailangan ko talaga yung kapital para meron kami kustos ng araw-araw ang bili ng pagkain namin. Kasi sa loob ng ano, sa loob ng 12 years na nakasango lang ako, nakakain pa rin, nakaano kami. Para hindi ako mag-worried na kung hindi makabayad, meron akong pangtapal muna para makakumpra ako. Naman, kailangan ko talaga mga sponsor na yung kapital para... Magkano nga pala yun? 10,000 lang pang start. Sa umpisa na pala, starting 10,000. Malaki na ba yun? Depende na. Ipipray natin na sana ipuin ni Lord yung mga mabubusing puso. Doon sa inyong pamamahayad na kasama ngayon. Asawa. Asawa niyo. Sino anong nasa pantalan to? Kahit anong nang gagawin ito, makadiscarte lang, maka-income siya. Alam ko ito, sila. Kaya nabigla nga ako nung unang punta namin dito ni Kuya Bo. Hindi ko alam lang na si Dudong. Sige, paalam na kami at meron pa tayo yung sabi pa yung ano dyan. Oo, ayan. Tatay Dudong. So magpaalam na kami at pupunta na mo yung mga pipiti sa'yo. Baka sakaling makabalik at mapiti ka, ano? Sabay kung yung... papayag siya ngayong gabi, mga alas 6 siguro, ganyan. Yan ang namin si Reyna. Pupuntan ka namin. Sana, pagdasal niyo na ano si Reyna. Pwede nga makaalas naman siya ng makasakaling. Mag-iba ang pagkaramdam niya at lumakas ang isang... Gusto nga niyang sumulat niya. Ay, talagang sumulat. Basta niya. Maka-ano ka pa ba? Makasulat niya. Hindi napituhan yung ano niya, utak niya. Kaya, sige. Yun lang. Ugat lang naman ang naging ano dyan naman. Ugat na naman. Ugat. Ano kasi yan eh, kumukulo kasi yan dito. Kumulibot yung mga ugat niya. Sige po. Sige po. Doon sa sponsor ni Kuya Brox, maraming naman salamat. At balikan na naman ang studio na kapagbigyan ng tulong. Salamat daw. Salamat sa sponsor. Ayan, salamat daw. Sige, Tatay Dudong ha. Pagaling ka. Manalangin siyempre. Walang patid yun. Umaga, gabi, araw. Wala naman yung posible sa Panginoon. Dagdagan niyo lang. Basi, dagdagan. Sa barangay Bagumbayan, binalikan si Tatay Dudong ng 12 taon na nakaratay. Kasi naawa nga kami. Mamaya, plano ni Kuya Brox na puntahan namin yung PT para mapiti man si Dudong paminsan-minsan. Mali namin doon sa mga sponsor ni Kuya Brox. At saka yung nais tumulong kay Kuya Brox at saka sa amin sa Kalingap. Kita nyo naman yung sitwasyon ni Dudong. Sana po ipuin yung mga puso nyo na mga malalambok para tayo tumulong kay Tatay Dudong. Ayun na mga Kalingap. Maraming salamat sa sponsors ni Kuya Brox. At saka sa lahat ng sponsors ni Kuya Brox. Maraming salamat po. Bye. God bless.